Magsitayo po ang lahat. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa pimailalang. Tanay, inako niya at hilirang hawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kalooban manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog. Upang sa pag-unlad ng aming pagsunod, sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Kulusas. Mga kapatid, mula nang marinig namin itong tungkol sa inyo, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na naway puspusin niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu upang lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kalooban. Sa gayon, makapamumuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa mabuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din namin, kayo'y patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay. At magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang
na magmamana sa kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Sa saliw ng mga lira, ipanirinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tamboli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Magsitayo ang lahat. Kayo sa akin at kayo'y aking gagawin katambal ko sa tungkulin. Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinaglimpumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong, may-ari nito, na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang lambat." Gayon niya ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos nagkansinsira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamang nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito, na puno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi,
lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Nang gilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayun din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam po natin na sa buhay natin, ang Diyos ay laging kasama natin. Kung tayo man ay humaharap sa pagsubok, sa hirap, sa unos, sa problema, alam natin na kasama din natin o kasama pa rin natin ang Diyos. Hindi rin natin makakaila na ang Diyos ay mabuti sa atin. Sa kabila ng ating mga kakulangan, kahinaan, at limitasyon sa buhay, patuloy pa rin ang kabutihan ng Diyos dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Ngunit, ano nga ba dapat ang disposisyon na meron tayo upang mas lalo nating makita, maramdaman, at maunawaan na kapiling natin ng Diyos at ang Diyos ay tunay na mabuti? Sa ating ebanghelyong napakinggan natin kung paanong iniutusan ni Jesus si Pedro. At ang sabi ni Jesus kay Pedro, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Ngunit ano ang sagot ni Pedro? "Guro, magdamag na po kaming nagpagod at wala kaming nahuli." Sino ba si Pedro? Alam natin si Pedro ay isang mangingisda. Hindi nga lang siya simpleng mangingisda, siya ay bihasang mangingisda, ekspertong mangingisda, magaling na mangingisda. Pero ito si Jesus na nagpapahayag ng salita ng Diyos, sasabihan si Pedro, "Ihulog mo ang iyong lambat." Tila kung tayo si Pedro, marahil tatanungin natin at sasabihin natin sa Panginoon, "Gawin mo na lang yung trabaho mo. Huwag mo na kaming pakialaman." Pero bakit sinunod ni Pedro si Jesus? Yung paghulog ng lambat ay nangangahulugang pagpapakumbaba. Ang pagpapakumbaba ni Pedro ay pagpapahiwatig na siya ay handang sumunod kay Jesus. Alam niyo po sa Ingles, ang termino pong ginamit ni Jesus ay ganito, "Lower down your nets." Pero hindi lang ni lower down ni Pedro yung mga lambat, but he lowered down his heart for Jesus. Nagpakumbaba, ibinaba ang sarili para kay Jesus. Dahil nung siya ay nagpakumbaba, ano ang nangyari? Nakahuli sila ng sobrang daming isda. Hindi na nga nila mabunot sa sobrang dami. Mga kapatid, sa buhay natin, marahil merong itinuturo itong ebanghelyo na ito. Yung pagsunod ni Pedro, nakabuo ng milagro.
dahil buong magdamag wala silang nahuli. Pero dahil sa milagro at kabutihan at pagmamahal ng Diyos, nag-umapaw ang mga isda. Sa madaling salita, kung gusto natin ang milagro mula sa Diyos, magkaroon ng pusong mapagpakumbaba. Kung gusto natin ng grasya at biyaya mula sa mahal na pong Jesus Nazareno, magkaroon ng pusong mapagpakumbaba. Dahil ang pusong mapagpakumbaba, pinapalahanan ang bawat isa sa atin na sa buhay natin, merong Diyos na kasama natin. Ang pusong mapagpakumbaba, pinapaalahanan tayo na merong Diyos na makapangyarihan. Ang pusong mapagpakumbaba, pinapaalahanan tayo na sa buhay natin bilang mga mananampalataya, kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin si Jesus. Hindi lang basta hinulog ni Pedro ang lambat, kundi hinulog niya din ang kanyang puso para kay Jesus. At nung hinulog niya ang lambat at hinulog ang sarili, nakatanggap siya ng biyaya at pagpapala mula sa Diyos. Mga kapatid, hindi natin makakaila na merong Diyos na makapangyarihan. Hindi natin makakaila na merong Diyos na puno ng pagpapala at biyaya para sa atin. Pero ang hamon sa atin sa araw na ito, let us lower down our nets. Let us lower down our hearts. Why? Because we should always have a humble heart in front of God, in front of Jesus. Magkaroon ng pusong mapagpakumbaba upang ang biyaya ay dumaloy at patuloy tayong pagpalain ng mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, noong sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, halikayo, sumunod kayo sa akin. Tinatawag rin tayo sa kanyang halimbawa ng pananalangin upang ibahagi ang panalangin sa iba. Maging mapagbigay tayo sa ganoong pananalangin. Ang ating tutugon, banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at lahat ng tinawag upang mamalakaya ng tao, naway magkaroon ng tapang at yaga na ihagis ang lambat ng paglilingkod sa malalim na karagatan ng buhay. Manalangin tayo. Banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang mga mangingisda at lahat ng nagtatrabaho sa karagatan, naway tumanggap ng maraming ani ng nag-uumapaw na yaman ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Tayo naway magkaroon ng katapangan na ipahayag sa mga hindi sumasampalataya ang mabuting balita ng Panginoon. Manalangin tayo. Banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, at mga nagdurusa sa karamdaman ng isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon. Manalangin tayo. Banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang mga yumao,
naway makamit kay Kristo ang walang hanggang gantimpala. Manalangin tayo. Banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit po natin sa Diyos ang ating mga pansariling panalangin, gayon din ang mga taong humiling ng ating mga dasal at lahat na nag-alay ng intensyon para sa misang ito. Panginoon ng lahat ng tao, sa pamamagitan ng mga panalangin ito, tipunin mo ang mga nagsisikap na sumunod sa iyong anak, siya na nabubuhay at nagahari, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot nang iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan." Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Piging na ito ating pagsaluhan, ang katawa't dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos ating lahat. Tikman ninyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao na ang Diyos ang pag-asa. Sa piging na ito ating pagsaluhan, ang katawa't dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Inumin, inihahain dugo ni Kristong buti, hati-hating pagkain, katawang alay sa piging ni Jesus para sa atin. Sa piging na ito ating pagsaluhan, ang katawa't dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service ngayong Huwebes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig.
pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasa ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay isagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.